So April 10 may dalawang set ng key matchup doon, yung Hornets versus Dallas at Pelicans versus Portland. Wala namang injury report doon so far kina Luka at Kyrie. So expected maglalaro sila doon. Yung Pelicans versus Portland, wala pa rin si Brandon Ingram. Marami namang players ang wala sa Blazers dahil sa injury. Key matchup yun dahil kapag nanalo ang Dallas at natalo ang Pelicans, pasok na ang Mavericks sa playoffs, at kung sakali namang matalo ang Dallas at manalo ang Pelicans, ganun pa rin. Isang panalo sa Dallas, isang talo sa Pelicans. Pwera na lang kung matalo ng apat ang Dallas sa kanilang mga natitirang games at manalo yung New Orleans. So intayan na lang kasi yung dalawa na yun kung sino ang unang bibitaw sa kanila. Yung ikalawang set ng matchup, actually trio to, yung Suns versus Clippers. Base sa report, hindi pa rin maglalaro si Kawhi versus Suns. Ito yung biggest game sa Clippers at sa Suns ngayon. Isang hakbang na lang para makatawid na talaga ng playoffs. Actually, hindi yun panic time sa Clippers. Ang reason lang naman kaya wala pa talaga sila sa playoffs ay dahil sa tiebreaker versus New Orleans. Pero yung Suns, kapag nakuha nila yung dalawang panalo versus Clippers, ang makakaagaw nila sa pwesto yung Dallas. Kasama sa key matchup na yon ang set ng Warriors versus Lakers at Sacramento versus OKC dahil division game yon. Importante pa rin sa tatlong teams na yon sa play-ins kung sino yung makakakuha ng top 8 dahil sa twice to beat advantage. Ang Lakers natalo sa Minnesota noong last game, si LeBron nagkasakit pa ng trangkaso. Si Anthony Davis naman nasa pool ulit sa mata, hindi na nakabalik sa game na yon. Ang report sa kanya, game decision si Anthony Davis at si LeBron. Pero yung tinamaang mata kasi kay Anthony Davis, yun din ang tinamaang mata nung versus Golden State. Si Kuminga naman nakalaro na noong nakaraan para sa Warriors. Meron silang 5-1 record habang wala si Kuminga. Base naman kay Coach Steve Kerr, ilalagay muna niya sa bench role si Kuminga dahil kay Trayce Jackson-Davis na maganda yung nilalaro. At maganda rin ang net rating nilang dalawa ni Draymond Green. Si Jackson-Davis ang number 1 rim protector ng Golden State na may average ngayong season na almost 8 points, 5 rebounds at 1.1 blocks per game. Nasa 70% din mula sa field ito si Jackson Davis, pero mostly ang pinalitan talaga niyang posisyon yung kay Hari ng Tugma, Kevon Looney. Bukod sa LeBron at Steph na rivalry, yung isa pa doon, yung Warriors mas nananalo sa road, ang Lakers mas mataas ang rate sa home game. Kontrapelo yung dalawa, pati yung mga fans nila, ang Warriors 3-point shooting team, ang Lakers free throw shooting team. Yung unang game nila, ang Warriors noon 23 out of 58 sa 3-point area. Meron naman ang Lakers noon na 9 out of 27. Hindi nagkakalayo sa points in the paint 60 to 40. Ang malayo doon 43 to 16 free throw attempts. Ang Bucks naman makakatapat ang Boston Celtics sa April 10. Prior sa game na yon, nagkaroon ng 4-game losing streak ang Bucks at si Doc Rivers ngayon ang binabatuhan ng sisi. Sa last 10 games pa ng Bucks, 3-7 ang record nila. Ang nagtataka ang mga fans doon at mga analyst, paano natalo ang Bucks sa team gaya ng Wizards at Memphis. Yung Wizards acceptable pa, pero yung Memphis halos G-League team na ang pinalalaro nila. Ang conspiracy ngayon, iniiwasan ng Bucks na makatapat sa first round ang Miami Heat. Na-trauma ata si Giannis. Yung Miami kasi noong mga nakaraan ang nasa number 7 pa. Sa ngayon kasi Philadelphia na. Na di umano, iniiwasan din ng Bucks kasi andun si Embiid. Ang pwedeng pinakamababang bagsakan ng Bucks kung sakali number 5. So either makatapat nila doon ang Cavaliers or Knicks na tinatalo nila sa regular season. So baka kakaiwas ng Bucks, matetano pa sila doon. Kasi nga, hindi naman yan ang unang beses na merong nagtatank na umiiwas sa isang team sa first round matchup nila. Yung isang documented doon, yung Clippers 2006, nang bigla nilang pinapaupo ang kanilang star player na si Elton Brand. Pero kung iiwas kasi doon ng Bucks, pwede nilang makatapat sa next round ang Boston Celtics kung babagsak sila ng either 4 or 5 sa standing. Kung nasa number 2 naman sila, either Miami or Philadelphia ang makakatapat nila sa playoffs. Ang sunod nilang pwede makakatapat doon na matindi, Indiana Pacers or kaya Orlando Magic, kung hindi yun mababago. Kung babagsak naman sila ng number 3, ang pwede nilang makakatapat doon ay Philadelphia or kaya Indiana sa first round. Medyo malalayo nga lang sila sa Boston na makakatapat nila sa next round na or conference finals na kung sakali. Pero yung Miami, kung nasa number 3, at least yung Bucks, pwede pa nila makaharap yun. So baka talaga tetano yung hinahanap ng Bucks.